Kamusta mga paps? This is GheLpapz TV. Rain or shine, El Lasto Painters versus Barangay Ginebra. Mamayang gabi na yan. Tara at pag-usapan muna natin ang bawat kuponan. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa mga sport events. Mag-iwan ka na rin ng comment at huwag kalimutang i-like ang video bilang suporta. Maraming maraming salamat mga paps. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Mamayang 6:45 PM ay magkakasubukan ang Barangay Ginebra at ang Rain or Shine. Kapwa galing sa talo ang dalawang koponan, kaya naman they're looking for a bounce back. Sa huling laro nga ng Barangay Ginebra ay natapos na ang kanilang 4-game winning streak. Tinalo ng Magnolia ang Ginebra sa score na 102-92. At kung ating titignan ang mga stat sheets, ay talagang dito natin makikita na napakasama talaga ng nilaro ng Barangay Ginebra kontra Magnolia Hotshots. Nag-commit ang Barangay Ginebra ng 17 turnovers at sa 17 turnovers na to ay 17 points din ang naiproduce ng Magnolia Hotshots. Naging problema din ng Barangay Ginebra ang bench scoring dahil normally marami ang umiscore sa kanila ng double digits, pero nung nakalaban nila ang Magnolia, tatlong players lang ang umiscore ng double digits. Marami din ang nakapansin sa mga error sa defense ni Japet Aguilar. Ang mga bagay na yan ay siguradong sisilipin ni Coach Tim Cone at siguradong gagawa niya yan ng mga adjustments. Kaya sa laban na ito ay nag-e-expect ako na magiging aggressive lalo na sa depensa ang Barangay Ginebra. This is a must-win situation para sa Barangay Ginebra dahil nakapila na sa mga susunod nilang laban ang malalakas na team gaya ng San Miguel at Token Techs. At para naman sa Rain or Shine, dalawang bagay ang nakikita ko upang masungkit nila ang panalo kontra Barangay Ginebra. Medyo butas ang depensa ng Barangay Ginebra sa ilalim, kaya naman pagkakataon nito ni Bo Belga. I'm not saying na mahina ang depensa ng Barangay Ginebra sa ilalim ha. Ang ibig kong sabihin, kung ipapakita nila na malamya pa rin sila kagaya ng nakaraang game nila kontra Magnolia, ay talagang paghaharian sila ni Bo Belga sa ilalim. Pangalawa ay kailangan magawa ng paraan ng Rain or Shine ang scoring machine na si Stanley Pringle. Alam naman natin na si Stanley Pringle ang top scorer ng Barangay Ginebra. Kaya naman kung mapipigilan ito ng Rain or Shine ay malaki ang tsansa nilang makuha ang panalo. Asahan natin na magiging maganda ang labanang ito, lalong lalo na kapag nagtapat si James Shap at si Mark Kagiwa. Kung ipapasok si Mark Kagiwa ha? Malay natin. Ito na pala ang huling pagkakataong makikita natin ang dalawa na magkalaban. No! God! No! God! Please, no! No! At bago tayo matapos, isang shoutout muna sa aking gold member na si Team Rasmussen. Maraming maraming salamat sa panonood mga paps and see you again para sa ating next video. Ingat palagi mga paps and God bless!